New Delhi, India 2014. Isang 2 taong gulang na batang babae ang nakakulong sa bahay, sa tabi ng bangkay ng kanyang ina sa loob ng 11 oras. Maraming karanasan sa buhay at kamatayan ang naranasan niya. Ito ay halaw mula sa totoong mga kaganapan. Nagising mag-isa si Piho. Inaalog niya ang katawan ng kanyang ina upang gisingin siya. Biglang isang bote ang nahulog mula sa kamay niya. Ang mga tableta ay nagkalat sa sahig at pinulot niya ito. Dinampot niya ang isang tableta at inosenteng tinanong ang kanyang ina, "Pwede ko bang kainin ito?" Ngunit walang imik ang ina. Nais niyang magsuot ng pantalon para sa kanya. Galit niyang itinapon ang pantalon. Ngunit aksidenteng nahulog ito sa plansa. Nagsimulang umusok ang pantalon sa bakal. Sa sandaling ito nagring ang telepono. Si Piho ay kumuha ng upuan papunta sa bookshelf. Ngunit aksidenteng nahulog ang telepono sa ilalim ng sahig. Narinig ng ama sa kabilang bahagi ng telepono ang tunog ng pagbagsak ng telepono. Naisip na galit pa rin ang asawa niya sa kanya. Ito ay dahil nag-away pala ang mag-asawa nung umaga. Nag-aalala si Piho na tinignan ang sugat sa mukha ng kanyang ina at nais na isuot ang pampaganda ng kanyang ina. Ngunit hindi niya alam na may nakasulat na salita sa salamin. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, maaari nilang malaman ang dahilan. Ito ay dahil umalis ang lalaki. Sinabi sa babae babalik siya sa bahay kung patay na ang babae. Galit ang babae at kumuha ng lason. Nais niyang dalhin si Piho. Ngunit huli na ang lahat. Bumalik si Piho sa kwarto. Ang pag-usisa ay nagdulot sa kanya upang iunat ang kanyang kamay. Napaaso siya at umiyak dahil sa sakit. Maya-maya ay napagod na siya sa pag-iyak at natulog sa ibabaw ng kanyang ina. Si Piho ay medyo nagutom. May nakita siyang tinapay sa kusina. Inilagay niya ito sa microwave tulad ng ginagawa ng kanyang ina dati. Pagbukas niya nakita niyang nasunog ang tinapay at nang itim. Naisipan niya din na lutuin ito gamit ang kalan. Ngunit nasunog at umapoy ang buong tinapay. Ang mga bote sa itaas ng ref ay nagsimulang gumalaw. Hinihila ni Piho ang pintuan ng ref upang buksan ito. Ang natitirang cake kahapon ay pansamantalang nakapagpawala ng kanyang gutom. Inilabas lahat ni Piho ang laman ng ref. Pumasok siya at isinarado ang pintuan ng ref. Ang magnetikong pintuan ng ref ay matatag na magkadikit. Biglang natahimik ang buong silid. Makalipas ang ilang segundo, si Piho ay sigaw ng sigaw at gustong lumabas sa ref. Ang buong ref ay nagsimulang umalog ng umalog. Ang mga kahihinatnan ay hindi inisip. Nagpakamatay ang ina. Hindi sinasadyang isinara ng 3 taong gulang na si Piho ang sarili sa ref. Matapos ang isang marahas na pagyani. Ngunit sa oras na ito ang kalan ay bukas at umaapoy mag-isa. Patuloy na umaapaw ang tubig ng grifo. Sa sahig meron isang outlet ng kuryente. Mapanganib ito para kay Piho sa sandaling ito. Sa oras na ito ang doorbell ay tumunog. Ito ang tauhan sa paglilinis. Hindi niya napansin ang kakaiba sa tahanan ito. Naalala ni Piho na hindi pa kumakain ang kanyang ina. Kaya kumuha siya ng isang hiwa ng tinapay upang ibigay sa ina. Pagkatapos ay nilero niya ang mga lobo sa paligid at inilagay ito sa plansa. Tumama ang lobo sa mainit na bakal at sumabog. Ang lubid ng laruan ay nakalusot sa binti ng iron inboard. Gumamit siya ng malakas na paghila at bumagsak din ang plansa. Ang plansa ay nagpatuloy na sinunog ang board at gumawa ng usok. Nakatulog si Piho sa sahig. Nagising ang batang babae sa isang malakas na tunog. Sinundan ng isang malakas na putok. Ang heater ay sumabog dahil sa mahabang oras ng paggamit. Ang ilang mga bagay ay nagkalat dahil sa pagsabog. Si Piho ay natakot at umiyak. Ang seguridad ay katulad pa rin ng dati. Nagpatuloy sa pag-usok ang plansa. At ang sirang mga wire tumambad sa hangin ng nakahubad. Patuloy sa tubig sa pag-agos at ang apoy sa kalan. Sa oras na ito, si Piho ay sumilip at naakit sa silong. Gusto niyang lumabas kaya nagpunta siya sa balkonahe. Hindi sinasadya ang manika ay nahulog sa bakod ng balkonahe. Inunat ni Piho ang kanyang paa upang maabot ngunit nahulog ang manika. Umakyat siya sa rehas. Nanginginig na inilabas niya ang sarili sa labas ng rehas. Sa sandaling ito nakita siya ng isang kapitbahay. Sa sandaling ito nagring ang telepono. Sinabi niya na hindi nagkaunawaan ang kanyang ina at siya. Hindi nagtagal pagkatapos tumawag muli ang kanyang ama. Tinanong niya ang ina kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Piho na natutulog siya. Sinabi ng ama na babalik siya bukas upang humingi ng tawad sa asawa. Ngunit hindi niya alam na huli na ang lahat. Hinawakan niya ang paa ng kanyang ina at sinabing nagugutom ako. Ngunit walang tugon ang kanyang ina. Kinuha ni Piho ang puting detergent at dinala upang ibuho sa isang bote. Dahil inakala niya na ito ay isang gatas. Sa kabutihang palad, nahulog ang bote at tumapon sa sahig. Pumunta siya sa kwarto para humingi ng gatas. Patuloy niyang kinukulit ang ina. Parang naiintindihan na niya na ng kanyang ina ay hindi natutulog. Sa sandaling ito, may dumating na mensahe galing sa isang matalik na kaibigan. Nakasaad na hindi siya makakapunta dahil sa importanteng bagay. Bumaba ulit si Piho. Sa oras na ito ang tubig ay umapaw sa buong bahay. Natagpuan niya ang natirang cake. Ang silid ay patuloy na umaapaw sa tubig. Nakuha ang pansin ng seguridad ang pangyayaring ito. Ngunit si Piho ay masyadong mabagal. Inisip ng seguridad na walang naiwan sa bahay. Daladala ni Piho ang natirang cake upang ibigay sa ina. Sa oras na ito, muling tumawag ang kanyang ama. Sinabi ni Piho na wala na ang kanyang ina. Hindi maintindihan ng ama ang ibig niyang sabihin. Sinabi niyang paulit-ulit na natutulog ang kanyang ina. Sa wakas na pagtanto ng ama na may mali, at sinabing uuwi siya kaagad. Bumalik siya sa silid at nakipaglaro sandali sa kanyang ina. Ngunit may nakita siyang langaw sa katawan ng kanyang ina. Muling niyang nakita at pinulot ang tabletop sa sahig. Kinuha niya ang isang piraso at inilagay sa kanyang bibig. Ang susunod na 2 hiwa, 3 hiwa, 4
dapat nahiwa walang nakakaalam kung ilang piraso ang kanyang nakain. Makalipas ang ilang sandali, ipinikit ni Tiho ang kanyang mga mata, lumilim ang langit at lumilim ang buong paligid. Ang seguridad ay nagtipon sa pintuan. Pumasok sa loob ang lalaki at nakita ang bangkay ng asawa. Si Tiho ay naglalaro ng mga laruan sa ilalim ng kama. Labis niyang pinagsisisihan ang lahat ng ito. Wala siyang ibang magawa kung hindi ang umiyak at sumigaw. Sa pagtatapos ng Tiho, hindi nagbigay ng malinaw na sagot ang direktor. Ang pelikulang ito ay inangkop mula sa totoong mga kaganapan. Ang maliit na batang babae ay nakaligtas sa mga sakuna ng paulit-ulit. Ang 70 minutong pelikulang ito ay nakatanggap ng komento sa netizens. Sinubukan kong basagin ang screen ng 1,000 beses at sumugod upang tumulong. Matapos mapanood ang video na ito, malalaman mo na ang pahayag na ito ay hindi naman labis. Kaya dapat malaman ng bawat magulang. Ang kaunting pagkawala ng kontrol sa kalagayan ng isang may sapat na gulang ay maaaring itulak ang isang bata sa bilid ng panganib. Kung pinili niya magkaroon ng mga anak, dapat siya ay responsable para sa kanila hanggang sa wakas.